Hey, what's up mga bro? So, sa unang video natin about sa NCAA ay pinag-usapan natin itong si Ken Salado. Pero ngayon naman mga bro ay may panibago tayong kikilalanin sa mundo ng NCAA. Isang player na may napakalaking pagsubok na hinarap sa napakabatang karir niya sa paglalaro ng basketball. Ano nga ba ang nangyari sa kanya at sino siya? Pero bago muna yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So, Jerick Balanza o mas kilala sa tawag na Pepe. Siya nga ay naglalaro para sa team ng Letran sa NCAA ngayong season. High school pa lang itong si Balanza ay produkto na talaga siya ng Letran. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na hanggang college ay dito siya naglaro. Sa uling taon ni Balanza bilang high school sa Letran ay nag-average siya ng 14.5 points per game sa mamampayan ng 7.3 rebounds per game at 3.3 assists per game. Ang height po ni Balanza ay nasa 6'1" at naglalaro sa position na wingman. Sa taong 2015 ay napabilang din siya sa binubuo dating team ng Batang Gilas. Pero hindi ko na nga patatagalin pa at pumunta na tayo sa college career nito ni Jerick Balanza. Rookie pa lang siya ay gumagawa na siya ng 15 to 20 points per game. Isang legit scorer, may tira sa labas, malakas sa ilalim at higit sa lahat ay napakataas ng IQ sa laro. Ngayong season nga ng NCAA ang huling season niya na maglalaro siya para sa Letran Knights. Pero alam nyo ba mga bro na napakatindi pala ng pinagdaanan nito bago makabalik ngayong season. Yun nga ay sa kadahilanang kailangan siyang operahan agad sa kanyang utak matapos siyang madiagnose na may brain tumor. Pero bago pa siya maoperahan ay nag-average na siya ng 7.4 points per game, 2.6 rebounds per game at 2.2 assists per game sa loob yan ng 26 minutes. Grabe, ang bigat. Pero mabuti na nga lang ay God is good dahil naging successful naman yung surgery na ginawa sa kanya noong September 8. One time nga ay sinopresa niya itong mga kakampi niya and even his coaches sa Letran na manood ng game nila na walang nakakaalam dahil hindi na daw mapakali sa bahay itong si Jerick Balanza at sa sobrang pagmamahal niya sa basketball, naging motivation ng Letran si Balanza noong nalaman nila na nandun pala siya sa arena. Sa totoo lang mga bro, hanga ako dito kay Balanza. Habang nagre-research ako about sa kanya dahil naniniwala talaga siya na makakabalik siya sa larong sobrang niyang minahal. Kahit nga napakaliit lang ng chance na makabalik siya na 100%, laking pasalamat niya talaga sa Panginoong Diyos na binigyan siya ng isa pang pagkakataon na maglaro. To be honest, I have no idea kung sino tong si Jerick Balanza. Pero nung nalaman ko na ganito pala yung pinagdaanan niya sa karir niya, I gave all my respect to him. Yung iba kasi kapag nagkaganyan na ay nawawala na ng pag-asa. Hindi lang basta-basta injury tong meron si Jerick. Hindi ACL o anumang problema sa tuhod kundi sa utak. Biruin mo isang tama lang sa ulo niya ay maaari na siyang mag-collapse at mawala na lang sa mundo ng basketball. So ang hirap diba mga bro? Gusto ko lang din isama yung ginawang tulong ni Kiefer Ravenna dito kay Jerick dahil nag-donate si Kiefer ng 100,000 dito kay Jerick para sa kinakailangang bayad sa pagpapa-opera niya. Hindi din kasi biro yung kinailangan bayad para sa surgery ni Jerick mga bro. Ang pagkakaalam ko ay nasa 800,000 yung kinakailangan na bayad para sa surgery niya. Mabuti na nga lang at isa si Kiefer sa nagbigay tulong sa kanya. Dagdag pa nga niya ay ang pagiging success ay wala sa laki ng laman ng bangko mo, kundi nasa bilang ng taong natutulungan at napapasaya mo. Kaya ang tanong ko sa inyo mga bro, is there a reason para i-hate nyo itong si Kiefer? Well, iiwanan ko na sa inyo yung tanong na yan at kayo na lang ang bahalang sumagot. Pero mabalik na nga tayo dito kay Jerick Balanza. Sa pagbabalik niya sa NCAA at sa sobrang tagal na nawala siya sa paglalaro ng basketball, ay nandun pa rin yung kanyang leadership sa mga kampi niya. At sa unang laro niya dito sa NCAA Season 95 ay nakagawa agad siya ng 19 points kontra dito sa LPU. Pero ilang araw lang ang nakalipas at inigitan niya pa yan. Matapos naman niyang magawa ang kanyang bagong career high na may 31 big points, kalaban naman itong Arellano. Base naman sa mga napapanood kong laro niya, ay halos complete package siya maglaro. May depensa, magaling umiscore, high basketball IQ, ang gaganda ng mga shot selection niya, tapos lagi niya pang ini-involve yung mga teammates niya. Sa ganda nga ng pinapakita niya ngayong season ay talaga naman nagbubunga para sa Letran. Dahil pangatlo nga sila sa standings at malaki ang chance na makapasok ulit sila sa Final 4. Kaya heto na rin yung chance ni Jerick na makabawi dito sa Letran. Yung mga kasabayan niya kasi dito sa Letran noon ay nasa PBA na. Si Rain ng Batak, Kevin Racal at even Mark Cruz na dating naglaro din sa PBA.
Sa tindi ng pinagdaanan niya ngayon ay heto pa rin at buong puso pa rin siya naglalaro. Kaya naman, isang magandang ehemplo sa mga nangangarap na maglaro ng basketball itong si Jeric Balanza. Na kahit anumang pagsubok ang haharapin mo sa buhay, kailangan mo lang maging matatag at maniwala sa Panginoong Diyos. Hindi ko ginawa tong video na to para kaawaan niyo si Jeric, ha mga bro. Gusto ko lang maibahagi yung pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay niya. At saka ay may potential at talagang isang talented player din itong si Jeric Balanza, mga bro. Kaya good luck sa career mo, Jeric. Sana makita ka namin sa susunod sa PBA. So ayun lang mga bro, para sa video natin for today. Kung naantig kayo o na-inspired kayo sa istorya ni Jeric Balanza, ay pakiclick lang yung like button at mag-subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. Thank you so much for watching this video mga bro, and this is the Bro TV saying, peace bro! Sabi ko mahal ko tong basketball, kung tamaan ako dito mamatay ako, at least mamatay ako sa ginusto ko.